So, good morning po sa ating lahat. Ako po si Jairo Bertua, DTF operator ng Emulsibo. So, ito po yung DTF machine namin dito. E3 lang po siya. So, last week, yung mga run ko po. Ito yung mga run ko last week. Naka-folder po. So, ito yung folder ng mga daily workload ko. So, sa last week, naka 18 meters ako na nararun. Ito naman yung daily checklist na folder at saka sa monitor ng ink. So, sa daily checklist, palagi ko siyang ina-update po. So, ngayon ay 28. So, yan naman po yung 28 na pinipilapan ko. Man, yung last na nagamit ko is white, yung December 27. Saka sa magenta, wala pa akong nilalagay. Cyan din. Sa cyan, may 21 December po na nagamit. Sa black. So, yun yung mga output ko. So, next na ipapakita sa inyo yung mga lagayan ng mga consumable ng DTF ko po. So, ito naman yung mga supplies ng ink po sa DTF ko. Ito po yung mga unused. So, naka-sealed po siya. So, sa na-used ink ko naman is naka-basket naman tsaka may label naman po. So, sa powder, dito ko nilagay yung powder ko. At film. Dalawang roll po yung natitira ng film ko. So, maayos naman pagkakalagay yung mga consumable ng mga DTF ko po. So, next naman, yung ipapakita ko sa inyo yung printer head area at saka cupping ko po. So, ito po yung print head area ko. At ito naman yung cupping area ko. So, dito naman tayo sa printer software. So, ganito yung ginagawa ko pag kinaumagahan. Nag-clean ako dalawang bases bago po mag-nozzle check. So, click po natin yung clean tsaka head. Tsaka tayo mag-nozzle check kapag nag-100% po ito yung nagra-run po. So, ready na po. Pwede ba tayong mag-nozzle check? Click natin yung test tapos nozzle check print. So, yan po yung nozzle check test ko po. So, ito yung waste tank ko. Wala po siyang laman. Tinatapon ko po yung nakarang araw. So, ito naman yung computer ng DTF ko. So, updated naman yung wallpaper. At ito naman yung mga available space ng mga local C at local E ko po. So, sa local C, so, marami na po siyang laman. So, dito ko sinisave sa local E yung mga files ng DTF ko. So, yung available ko po is 115 gig free of 119 gig. So, makikita naman po natin na konti pa yung laman ng local E. So, naka-depress po yung PC ko tsaka nawala na pong antivirus. So, wala naman ng problema dito sa computer. So, yan lang po. Thank you.